Hello, it's Lolly. Welcome to Vlogmas Day 4. So for this Vlogmas, mag-sit down tayo na vlog because I'm going to be sharing with you my secret in getting rid of my brassy hair or yung yellow or orange na tone sa hair kapag matagal na siyang nabibleach. So guys, just an info, since Asian hair is naturally dark or nasa dark brown or black side, it's hard for us to get our hair into that platinum blonde because when you bleach your hair, ang nangyayari sa hair nyo ay tinatanggal niya or sinistrip off niya yung color ng hair at ang natitira dito ay yung yellow or yung orange na tone ng hair natin. Kaya marami kayong nakikita na mga bleach na ang nangyayari sa buhok ay kulay orange, na parang kulay walis, diba? Parang medyo kulay mais, ganyan ang kulay ng mga hair nila. Kasi yun yung natural na natitirang kulay kapag tinanggal mo yung dark color sa hair nyo. So that's why, pag pinatungan nyo ng color ang bleached hair, madali siya napapatungan ng color, but since it's bleached, madali rin siyang natatanggal. That's the reason why you have to use a sulfate-free shampoo and also you have to maintain a hair routine for bleached hair. I did a previous video regarding my hair care routine, so I'll be leaving it sa info box up and also in the description box below para masundan nyo kung ano ba yung ginagawa kong routine kapag ako ay nag-shampoo or nag-clean ng hair para ma-maintain ko yung hair color ko after bleaching. So in this video guys, we're going to focus on removing or fixing the brassy tone. When we say brassy, we're talking about the orange or the yellow pigment na natitira sa bleached hair. So isa lang naman ang secret ko para i-maintain ko yung ashy tone ng hair ko, and it's a purple shampoo. What I'm using right now and I'm loving is itong Monea Keratin Blondie Purple Shampoo. It's also sulfate free, so that's good for colored hair. And it's really cheap compared sa ibang mga purple shampoo brands. Kaya nagustuhan ko rin siya kasi alam niyo naman, medyo tipid-tipid tayo. I got this one from Urban Mermaids. Parang Urban Mermaids yata yung title nun. I'll be leaving their IG account. I'll be leaving also their link sa description box below if you want to buy from them. From the word itself, purple shampoo, ito po ay kulay purple talaga. Bakit kailangan purple? Babalik tayo sa color wheel natin sa art. Kapag tiningnan niyo yung color wheel, ang katapat niya or yung contrasting color niya, kapag pinaghalo nyo sila, ay brown. So, red and green makes brown, blue and orange makes brown, and purple and yellow makes brown. Dahil nga may yellow ka sa buhok mo, ang pangkontra mo ay purple. If you see that your hair is a bit yellow na or hindi nyo na-feel yung color niya and feeling nyo brassy na siya, then it's time for you to do the purple shampoo treatment. Step number one is you wet your hair. Actually, there are some people, nilalagay nila yung purple shampoo sa dry hair para siyang nagiging dye talaga sa buhok. Pero ako kasi ginagamit ko siya to cleanse also my scalp. So, dual purpose na rin yung ginagawa ko sa kanya. That's why you have to wet your hair. Step number two, apply the purple shampoo starting sa root area going to the tip. Step number three, use a shower cap and leave it on for 10 to 15 minutes. Dahil nga hindi regular shampooing or cleansing ang ginagawa natin, kailangan mababad yung purple tint nung shampoo doon sa hair nyo para masipsip nung mga bleach part yung purple tint and kakapit siya doon sa buhok. Step number four is you rinse your hair and then you add conditioner. If you do have a purple conditioner, then that's better. Pero dahil ngayon wala akong ginagamit na purple conditioner, I just use a regular keratin treatment, yung mga 1 minute na treatment or hair spa. Step number five is you air dry your hair
Or if you want to blow dry it, then go ahead. And then you can enjoy your hair na less brassy. Hindi siya actually gagana ng isang gamitan lang. Pero in my case, napansin ko kagad na nawala yung brassy tone sa isang babaran lang ng purple shampoo. But if you're going to do this continuously, mas magiging effective siya. Mas mape-prevent nyo yung pagiging yellowish or orangey ng inyong hair. O diba sobrang dali lang, para ka lang talaga nag-shampoo, binabad mo lang siya, mas mag-extend yung life nung ashy tone hair mo. Brown pa rin yung hair ko. Hindi ko alam kung nag-register ng tama dito sa screen, pero yung bleach part ng hair ko ay nagiging ashy and platinum. Yung mga bleach part ay hindi yellow. And I love it! I hope na may natutunan kayo sa video na to. I'll see you tomorrow for another Vlogmas. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.